Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Milechon. Tayo muna dito sa ating video reaction na sa ating news reaction. At kung saan nandito tayo sa Melbs Castle, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, nakakatakot ang balitang ito, China warship at attack submarine nakapwesto na sa pag-atake. At yan bago ang lahat dito ating reaction video lamang, anumang sa masalarawan dito, bahagi lamang ng ating reaction video. At yung play na natin. Sinungaling talaga ng China. Naalala nyo ba yung survey ship na napadpad sa Philippine Rice? Sinabi noong nakaraan ng Chinese Foreign Ministry na naligaw lang ang kanilang barko at hindi nila pinag-aaralan ang ilalim ng ating karagatan. Pero napag-alaman na ang tunay nitong pinaggagawa. Totoo pala talaga na pinag-aaralan nila ang ilalim ng Philippine Rice. Totoo pala na pinag-aaralan talaga nila ang ilalim ng Philippine Rice. At yan nga mga kabalita natin na talagang itong mga checkwang to itong China eh, patuloy niyang gagawa ng mga paraan hukbang no upang nga talagang mapag-aralan yung ating mga teritoryo o yung mga nilalaman nito na kung saan eh talagang magsasaad sila ng maang-maangan na talagang tila nga ba mga pambobola o yung mga buladas nila na umunay na padaan lamang pero sa katotohanan eh talagang may inilalagay o may inilalagak na mga hakbang itong mga checkwang to itong China at talagang mabuti na lamang ay nasasawata ito at talagang patuloy na pipigilan yung mga ganitong hakbang na mga checkwang to ng China na nararapat lamang na hindi hayaan o hindi nga payagan yung mga gantong kalakaran ng mga checkwang to itong China dahil ginagamit nila itong pagmamaang-maangan umano na talagang na napapadaan lamang. Kagaya rin ito ng mga spy balloon na talagang inakusahan itong mga checkwang to itong China na tila nga ba nag-iispiya gamit ito. Na kung saan yung pagmamaang-maangan din ng mga checkwang to itong China sa spy balloon nila, eh talagang pinangalandakan din nila. Talagang gumagawa sila ng mga hakbang o paraan upang hindi nga sila mapaghinalaan. Kagaya na lamang dito nga no, sa ating mga karagatan o sa ating mga teritoryo. Ito nga survey ship nga ng mga checkwang to itong China, eh tila nga ba ito rin yung pamamaraan nila na umano'y napadaan lamang o talagang tila nga ba eh ito ya hindi sinasadyang dumaan dito nga no, sa ating karagatan. No? At yun, tuloy pa natin. Ilalim ng Philippine Rice at purong kasinungalingan lang ang depensa ng Chinese Foreign Ministry. Base kasi sa pag-aaral ng De La Salle University, sira-sira na at tila pinag-aralan ng China ang ilalim nito. Talagang wala nang lumalabas na totoo sa bibig nitong si Chinese spokesperson Mao Ning. Beyond our concern, hindi po talaga natin issue, may nakalapatan din naman sila mag-conduct ng right of innocent passage. Pero ang tinitignan ko ho, kung bakit po sila nag-conduct po ng survey sa area na yan. Mas lalo tuloy na babahala ang Pilipinas sa pag-aaral na ginawa ng China. Pinaghihinalaan pa na para raw sa digmaan ang pakay nila rito. Yes, for war purposes ang ginawa ng survey ship ng China. Tila paghahanda raw to sa gyera ng posibleng pananakop ng China sa Taiwan. Tinitignan pa kung konektado ito sa posibleng pananakop ng China sa Batanes. Napakatalino kasi talaga ni Defense Secretary Gibo Chudoro. Kaya pala nakatutok ang Defense Department sa pagpapalakas ng depensa sa Batanes dahil ito ang unang sasalakayin ng pag-atake ng People's Liberation Army China pag nagkataon. Alam naman ho natin na impresado ho ngayon ng China, mainito ang China, lalo na ho sa larangan ng issue ng Taiwan. Maaring minamap po nila yung karagatan ho dyan, just in case ho, magkakaroon ho ng gulo in the future between China and Taiwan at papasok ho of course ang Amerika dyan. Dalawa ho yan eh, no? It could be purely scientific but the scientific data could also be used for naval warfare operation, specifically lalo ho sa larangan ho ng operation ho ng mga submarine. Ang buong akala ng Pilipinas sa West Philippine Sea magsisimulang umatake ang China. Pero mukhang sa Philippine Rice pala. Buti na lang at may military exercises na gaganapin sa Batanes. Dito inaasahang magpapalakas to ng first line of defense ng Pilipinas pag nagkagera. May we confirm sir if yung Batanes po will be one of the sites of the upcoming balikatan? Yes, Batanes is one of the locations that we are considering in the execution of balikatan. Sir, follow up dun sa Batanes, sir. May kinalaman dito sa recent issue with Taiwan. We are not focused on Taiwan because the exercise is not happening in Taiwan. The exercise is happening within our territorial waters and our territories. So, it is natural for us to exercise in those areas kasi if it's part of Philippine territory, if it's where we wave our flag, these are the areas where we defend.
Buti na lang rin at tinitigil na ng Pilipinas ang pakikipag-usap sa China. Kahit kasi makipag-usap tayo sa kanila, wala ring saysay ang lahat ng to dahil napakasinungaling talaga nila. Imbis tuloy nakatutok tayo sa West Philippine Sea, may deployment na rin tayo ng Philippine Navy warship sa Philippine Rice. Talagang kulang na ang ating kwera sa pagnagkagera. Po sa National Security Council, nababahala kami dito sa naging pagpasok di umano ng dalawang Chinese maritime research vessels because as declared clearly by the UN Commission on the Limits of the Exclusive on the Continental Shelf, tayo lang, the Philippines is the only country that has rights over that area. At kung meron mang mga maritime or marine research vessels, wala silang karapatang mag-research doon, gumawa ng anumang exploration without the express consent of the Philippine government. And in this case, itong dalawang marine research vessels na ito ay hindi po humingi ng pahintulot mula sa pamahalaan. Marine research in that area, that is an illegal act, no, on the part of these two ships. Tama nga si Defense Secretary Gibo Todoro, puro pagmamakaawa ang China sa usapan. Pero pasimple na pala itong ninanakop ang ating teritoryo. Kayo, dapat ba talagang permanenteng ignore na natin ang China? I-komento sa baba ang yung sad. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol mga pahigat balita dyan na kung saan ito nga, yung nga nagiging galaw hakbang nitong mga Chekwang to nitong China nga. Na kung saan umano yung talagang pamamaraan nito na talagang ginagawang mga taktika o hakbang na kung saan itila nga ba mga dahilan na umano ya naliligaw lamang o talagang hindi sinasadya mga ganyang dahilan o mga tila nga ba buladas ng mga Chekwang to ng China. Pero sa katotohanan may mga balak o may mga balaking nais gawin nga lalong-lalo na sa ating teritoryo na kung saan kamakailan nga tila nga ba napadaan umano ito sa ating teritoryo na ito nga ang sinasaad ng mga Chekwang to nitong China na hindi sinasadyang napadaan nga no sa bahagi ng ating teritoryo. Subalit nga sa katotohanan tila nga ba umano pinag-aaralan ito at talagang umano'y sira-sira na nga yung kailaliman nito mga kabalita natin dahil nga sa kagagawan ng mga Chekwang to nitong China sa umano'y pag-aaral nga no sa ating teritoryo. Itong ating mga karagatan na tila nga ba na naiskubkubin na talaga manmanan na talaga nga patuloy na ginagawa ng hindi tama ng mga Chekwang to o ng China nga mga kabalita natin na ganito yung mga dahilan nila na umano'y talaga nga inilulusot nila yung kanilang drama o yung kanilang mga pambobola o talaga nga mga panlilinlang dito nga no sa karagatan na ito nga yung nagiging galawan o takbo ng mga Chekwang to o ng China no sa kanilang nais gawin o tuluyang mga pag-angkin o mga pagkubkub nga no ng mga teritoryo. Na dapat nga hindi ito paniwalaan o hindi nga magpapaniwala sa mga tila nga ba pagpapahayag o ng mga tila nga ba pagpapalusot ng mga Chekwang to o ng China. At talagang masusi nga bantayan na talagang matyagan na talagang manmanan ang bawat galaw o hakbang ng mga Chekwang to o ng China. Lalo pat pag pumapasok nga sa ating teritoryo na ngayon nga ito yung nga nagiging nga gusto nilang gawin. Yung nga tuluyang makaisa na naman na talagang makakubkub at makakuha o talagang makapanlamang at talagang makuha nga ang anumang mga nilalaman o bahagi nga ng ating teritoryo na kung saan ay talagang hindi naman ito hinahayaan ng ating hukbo o ng ating hanay. At patuloy nga sila nga talagang nasasawata sa mga nais gawin o nais balakin itong mga hinayupak na dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to. Na kung saan yung mga hakbang at talagang galaw din ng ating Defense Secretary, yung matalino nga nagiging pagtugon niya rito talagang nga ipinapakita niya ngayon. At talagang yung mga paglalapag at paglalagay nga ng mga kasundaluhan sa Batanes na maaaring ito ang unang salakayin ng mga Chekwang to ng China. At hindi nga ito nga West Philippine Sea o iba pang bahagi ng ating teritoryo, kundi dito nga no sa Batanes. Kaya dito nga inilagak o inilagay yung ating puwersa o yung ating hukbo o yung mga kagamitan natin na maaaring tumugon sa ano pa mga gagawin ng mga Chekwang to ng China. Na kung saan dito rin gaganapin yung military exercises nga na bahagi nga ng ating bansa at syempre ng ating mga kaalyado na kung saan yung mga pagsasanay na maaari nga makapagpigil at makapagsugpo sa mga Chekwang to sa China.
na ngayon nga ay talagang hindi nga basta-basta nakakaporma itong mga chekwang to sa mga tangkain. O plano nila nga, nais nilang isakatuparan dahil talagang na checkmate to agad-agad na talagang natutunugan yung mga hakbang nila. Agad-agad nga itong napipigilan na talagang naaabangan syempre ng ating bansa o yung mga kalyado natin. Na talaga nga maaari nga ito yung nagiging takbo o yung magiging hakbang ng mga chekwang to ang sumalakay umano sa bahagi nga ng Batanes. At talaga nga mabuti na lamang dito rin gaganapin din yung ating mga military exercises upang hindi basta makaporma itong mga chekwang to, itong China na ngayon ay nag-uumiyak nga dahil talagang yung mga tangka nila hindi nila maisakatuparan at patuloy silang napipigilan at patuloy nga silang hindi makagawa ng aksyon na talaga nga pag nanais sila nga pagkuha o tuluyang pagkontrol nga dito nga sa West Philippine Sea o dyan nga sa bahagi ng mga teritoryong nais nila nga kunin nga ngayon mga kabalita natin na nararapat lamang na talagang ipaglaban natin at talagang ipagdildilan at ipagdikdikan natin sa mga chekwang to sa China na hindi sila magtatagumpay na makuha yung nais nilang mga teritoryo at ito nga yung handa nga pakikipaglaban at pakikipagtunggali ng ating bansa sa mga chekwang to sa China. Patuloy natin talaga nga pinaninindigan at patuloy talaga natin nga hindi talaga ipakukubkob ay pakukuha ang anumang teritoryo o katiting nito na ayon nga sa ating Pangulo wala tayong ibibigay o ibabahagi sa mga chekwang to sa China ng mga teritoryo natin na nais nilang kubkubin o nais nilang kunin. Na talagang hanggang sa kaduluduluhan o anumang mangyari patuloy lalaban yung ating bansa at patuloy nga ipapakita na patuloy nga ipapakita yung talagang tigas at talagang paninindigan ng ating pagka-Pilipino yung ating bansa nga na handa nga masawi no para sa ating bayan. Wag lamang tayo na talagang tuluyang masakop o makuha nga yung teritoryong nais nating protektahan at ipaglaban na karapatan dito nga no sa West Philippine Sea. At dito nga itila nga ba itong mga chekwang to itong China talagang hindi basta-basta nagtatagumpay. Kaya dinadaan tayo sa kanilang tila nga ba mga agresibong hakbang o mga pamamaraan na nais nilang gawin na tuluyang nga tayo mautakan o tayo ang tila nga ba maging biktima sa kanilang gagawing mga propaganda o yung mga galaw na talagang tayo ang sisisihin o tayo yung tila nga ba ibabaliktad dito nga sa karagatan na nais nilang kubkubin o nais nilang makuha nga at talagang tuluyang nga malaya sila nga makagalaw para talagang atakihin at talagang tuluyang nga may mangyaring hindi maganda no sa ating mga barko. Dahil ngayon mga ginagawa nitong mga chekwang to bahagi nga ng mga taktika o mga galawan ng pagkatuso at talagang pagkamautak nga dito nga sa karagatan na talagang alam at alam naman ng ating hukbo o ng ating pwersa yung kanilang mga galawan o yung nagiging hakbang o mga patibong na inilalatag nila dito nga no sa karagatan. At yung iba pang mga patungkol mga pahayag at balita dyan. At kayo, kayo na lang bahala magkomento sa iba ba nang nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Melbs Castle. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.